Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon guys, tuturuan ko kayo magkabit ng thumbnail sa ating video. Sorry guys, ngayon lang ako nakapag-upload ng video kasi busy sa mga nakaraang araw kasi nagpiesta sa amin. What? What the fuck? Ngayon guys, makinig kayo mabuti, madali lang siyang gawin. Oh! Para ito sa mga bagong YouTuber natin na hindi alam kung paano magkabit ng thumbnail sa ating video. Easy lang siyang gawin guys, basta makinig kayong mabuti. Ayun na nga guys, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail at kung paano siya ikabit sa ating video. Ayun na guys, download lang natin si Pixel Lab, then si Background Eraser. Punta lang tayo kay Play Store. Search lang natin si Pixel Lab. Yan guys, i-download nyo lang siya. Then si Background Eraser. Ayan guys, download nyo lang siya. Pagkatapos nyo siyang ma-download, punta lang tayo kay Background Eraser. Then click lang natin si load a photo. Then hanap lang tayo ng picture na gagawin nating thumbnail. For example, ito yung kukunin kong picture. Yan, then pwede nyong i-adjust yung size niya kung gusto nyo. Then pagkatapos nun, click lang natin tong check sa taas. Yan. Then pwede natin lakihan yung bilog. Then click lang natin kung saan yung ibuburay natin. Yan. Buburay lang natin siya. Yan. Pwede rin natin siyang i-zoom. Click lang natin tong zoom. Then, yan. Pwede natin siyang i-zoom. Then, manual ulit. Yan. Yan, nabura na natin siya. Then, click lang natin si Dan. Yan. At then click natin si smooth. Yan. Pwedeng 3 o kaya 5. Yan. 5 na natin siya, then save. Then finish. Then punta tayo kay Pixel Lab. Yan, nandito na tayo kay Pixel Lab. Click natin yung okay. I-erase ko lang tong ginawa kong thumbnail. And guys, ganyan yung itsura niya. Then dapat naka-rotate siya, naka-rotate yung cellphone nyo pag ginamit nyo yung editor na yun. Rotate lang natin siya. Yan, na-rotate na natin siya. Then click lang natin tong tatlong tuldok dito sa gilid.
Then image size. Click natin yung custom. YouTube thumbnail. Then okay na natin siya. 1280x7020 siya dapat. Then okay. Yan. Yan kasi yung size ni YouTube. Pag kinabit natin yung thumbnail natin sa video. Then click lang natin yung picture na inedit natin kanina doon sa erase background. Click lang natin itong plus, then from gallery. Ayan, yan yung inedit natin kanina. Pwede nyo rin siyang ibayin yung size niya. Ayan, pwede nyo iba-ibayin kung anong gusto nyo dyan. Kaya nang bala. Then check. Yan na guys, nakita na natin. Then litan lang natin siya. Kunyari dito ko gustong ikabit. Ayan. Malaki yan. Ayan, kunyari dyan ko gustong ikabit. Ayan, dyan ko na nakabit. Click lang natin siya. Then click lang natin yung eto. Yan, nakabit na natin siya. Then click lang natin tong parang box dito na dalawa. Yan, click lang natin yan. Then click natin yung lock para kahit anong galaw nyo, hindi siya aalis. Yan. Click natin yung lock. Then kung gusto nyo siyang ayusin, tanggalin lang natin yung lock niya ulit. Yan. Pwede na natin siyang galawin yan. Click lang natin siya. Then mayroong pagpipilian dito sa gilid. Ayan. Click lang natin yung A o kaya yung yan. Ito, yan. Itong ano na to. Then kunyari itong stroke. Yan. Enable. Kung gusto niyo siyang lakihin yung sa side para hindi siya masyadong alata. Yan. Then kung gusto niyo siyang bigyan ng sticker, yan, bibigyan nyo. Kung gusto nyo siyang shadow, yan, magsha-shadow siya, yan. Ayan, kunwari okay na yan. Yan yung gusto kong, kunyari yan yung gusto kong pag-edit ng aking thumbnail. Pero kayo na bahala, marami dyang pagpipilian kung anong gusto nyong klaseng edit. Nasa sa inyo yun guys. Then kung gusto nyong bigyan siya ng text, click lang natin tong A na logo, then text. Ayan, makikita nyo dito sa side. Ayan. Click, double click nyo lang siya. Ayan. Kunwari, yung content ko, banding sa Jollibee. Ayan. Kunwari, ilalagay ko Kalokohan. Ay, kunwari, abit ko Kalokohan na naganap sa aking video. O kaya kalokohan na naganap sa aking pagba-vlog. Yan.
Kung gusto, yan, nakita nyo guys, malaki siya. Kung gusto nyo siyang liitan, ayan yung size. Ayan. Then check. Kung gusto nyong ibayin yung font nya, ayan, meron tayo dyan. Kanyari, ito yung gusto ko. Ayan. Tapos, kung gusto nyo siyang i-edit yung mga letters niya, i-edit yung mga letters niya. Kayo nang bahala diyan, meron maraming pagpipilian niyan, kunwari 'yan. Kunwari ganyan yung gusto kong pag klase ng edit. 'Yan, check niyo lang. Then kunwari 'yan, gusto ko na 'yan na maging thumbnail siya. Okay, kiklik lang natin tong save as project. Kung gusto niyo yung save as project, pwede rin bigyan niyo siya ng name. Tapos save as image. Yan, nakikita niyo yung format niya. Then save to gallery. Yan, na-save na natin. Then balik na tayo. Then punta lang tayo sa, 'di ba, nagawa na natin yung thumbnail natin. Punta lang tayo kay YouTube, sa YouTube channel. Then click nyo lang yung library nyo. Yan yung mga video nyo. Then kung gusto nyo siyang lagyan yung thumbnail, for example lang to guys. Kunwari itong unboxing for action camera ko. I-edit ko siya. Yan, nakikita nyo. Wala siyang thumbnail. Yan, ngayon pupunta lang tayo kay yung, for example lang yun, wala siyang thumbnail. Pupunta lang tayo kay YT Studio. Kung wala pa kayong ganito, i-download nyo siya. Then click mo lang yung video na kanina gusto mong bigyan ng thumbnail. Ito yung kinlik natin kanina, yung unboxing 4K action camera. Click lang natin siya. Then click nyo itong parang lapis dito sa taas. Yan. Edit thumbnail, makikita nyo. Click nyo. Tapos change. Yan, makikita nyo. Change. Tapos yung in-edit natin kanina. Yan. Tapos isi-select lang natin siya, guys. Yan. Select. Yan, makikita nyo. Andyan na yung thumbnail niya. Hindi ko na siya isi-save kasi hindi naman talaga yun yung thumbnail ng aking video. For example lang siya kung paano nyo ikakabit. Yan. Discard ko na siya. Yun guys. Sana natutunan nyo siya ng maayos. Ayun na nga guys, naituro ko na sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail at kung paano siya ikabit sa ating video. Ayun guys, sana may natutunan kayo kahit papano, at tulong na rin yun para sa mga bago nating kayo-tuber dyan na hindi nila alam kung paano gumawa ng thumbnail at kung paano siya ikabit sa ating video. Ayun guys, sana may natutunan kayo. And guys, nagpapasalamat nga pala ako sa inyo, sa mga honest subscribers dyan, sa mga nanonood ng aking video. Malapit ko nang mabot ang 4,000 watch time ko. Ayun guys, maraming salamat sa inyo guys. Sana may natutunan kayo sa aking video. Guys, huwag nyo kakalimutan mag like, subscribe, and click nyo na rin yung icon bell dyan sa gilid para update kayo sa mga video na aking i-upload sa susunod.